Favorite niya din to, ah, mga kababayan. Ay, si Bambi. Siyempre, parehas lang din po ang sasabihin. Sa mga huling broadcast ni Ka-Percy, idiniin niya ang kahalagahan ng patuloy na paglaban sa kasinungalingan para maisalba ang ating lipunan. Yun po kasing sinasabi nilang kasinungalingan, mga kababayan. Kumbaga, yun yung sinasabi nila na dahilan ng kanilang pagkaulat. Na dahilan ng kanilang pagiging tambakol. Ano po? Talagang wala eh. Ano pa pinaka-worst na word na pwede mong sabihin doon sa tambakol, sa talo? Mga hindi makatulog sa pagkatalo nila. Biro mo, tambakan ka ng 17 million plus or humigit kumulang 17 million. O, kawawa. Sa mga huling broadcast ni Ka-Percy, idiniin niya ang kahalagahan ng patuloy na paglaban ng kasinungalingan para maisalba ang ating lipunan. Nakakagalit at nakakabahala ang patuloy na pagpatay, panggipit at karahasan sa mga mamamahayag natin, 'di ba? Wala pang hindi pa po tapos ang investigasyon niyan, ha. Hindi pa po tapos. Pero ang ipinapakalat na nila sa mamamayang Pilipino, yung pagkamatay po ni Ka-Percy o yung nangyari po kay Ka-Percy is panggigipit sa mamamahayag. Uulitin ko nga po, napakadaming posibleng maging dahilan kung ano po yung talagang kinamatay. Di po ba? Kung ano po talaga yung kinamatay. Napaka-unfair po nito para sa gobyerno ng Pilipinas. Napaka-unfair po ito na, na kumbaga, itinatag nila ang gobyerno ng Pilipinas dahil dito sa pagkapatay. Wala pa, sa totoo, ang totoo po, wala pang nakakaalam kung ano po talaga ang motibo doon sa pagpaslang. Ano? Pero syempre, dahil nga po gusto nila makabalik sa paggugobyerno, so, ay hindi, ganito gawin natin dyan. Para mawala ang tiwala ng taong bayan, sabihin na agad natin na yung pagkakapatay ay panggigipit. At sabihin na natin na panggigipit doon sa mga mamamahayag. Panggigipit kay Ka-Percy kasi kritiko ng gobyerno yan. Wala. Di po ba? Ginudge na nila. Ginudge na nila. Mga to, mga pinkawan. Kagaya ni Dibawang, si ano, no? Mga, bukod sa mga bitter, bukod sa mapapait ang mga, ang araw-araw nila, Dibawang, eto si Dibawang, kumakain ka ba ng ano, ampalaya araw-araw? Or, yung kape ba, imbis na timplahin mo sa umaga, ginunguya mo, kaya mapait ang araw-araw mo. Oh. Diba? Ginudge na agad nila at nakatag sa gobyerno. May mali po, diba? May mali po. Sa mga ganitong style, ano? Dito sila lalong nalulugmok, mga kababayan. Kasi po talagang pinapaulit-ulit ko sa lahat ng vlogs natin, sa lahat ng live stream natin, iba na po ang tao ngayon. Matatalino at mapag-analisa po ang mga tao ngayon. Hindi na kagaya nung dati. Hindi ko naman sinasabing bobo o mahina ang utak ng mga tao dati. Kaya lang, dahil nga po sa eksperyensya, na halos 3 dekada walang nangyayari, syempre, ang bawat Pilipino po ngayon nagiging matalino at mapag-analisa na po. Kaya yung sinasabi nila na panggigipit
sa mamamahayag at pagpatay sa mamamahayag. Sir Bam, Boss Bam, Bam Bam, Bambini. Hindi pa po tapos ang investigasyon. Wala pa pong alam kung ano ang dahilan o motibo nung mga tao na gumawa kay Ka-Percy niyan. Kaya, sana po, ha, sana, mga kababayan, tigilan nila to. Kung gusto nila na makabalik sa paggugobyerno, tigilan nila tong mga ganitong style. Alam nyo po kung bakit? Kagaya nyo po, ayan, yung mga nasa comment section, alam nyo po eh, alam nyo yung, na yung galawan nila, eh, gusto lang nilang mawala ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno. Ano? Para, bakit? Bakit gusto namin mawala ang tiwala nyo sa gobyerno? Eh, baka gusto nyo din pong makabalik sa gobyerno. Oh. Pero matagal-tagal pa po yun. Siguro po nga, mali yung salita o mali yung words ko. O yung word ko na matagal-tagal pa po. Siguro po eh, malabo na? O imposible na? Unselfless na? Ano po ba ibig sabihin ng unselfless? Di ba? Wala na yun. Walang-wala na yun. Di ba yun nyo, si Boss Bam, o si Boss Bam, di ba? Ano yan, former senator, pero wala, hindi ko alam kung daig pa nito si Detective Conan eh. Hindi pa tapos yung investigasyon, hindi pa alam kung ano yung motibo sa pagkakapatay. Sila meron ng, kumbaga meron na silang quote na, tigilan yung pagpapatahimik o tigilan yung panggigipit sa mga mamamahayag. Ano? Ay, nako. E paano kung talagang ang namatsagan lang sa kanto yun? Siguro, ito isang senaryo, mga kababayan. Siguro, si Ka-Percy. Senaryo lang po yun, ito. Ha? Kumbaga, example lang. Si Ka-Percy na ibaba yung bintana niya, nagpahangin ng konti. Tapos hawak yung cellphone siguro, di ba? Tapos nagte-text, nakita nung mga loko, uy, maganda cellphone. Tara sundan natin. Agawin lang natin, kunin lang natin. Di ba? Pero pag pumalag, yariin natin. Pwedeng ganun po yung scenario, di ba? Ganun lang naman po 'yon. Kaya hindi dapat tayo pumapayag na eto sinasabi nila, wala pang ang investigasyon, hindi pa tapos, wala pang lumalabas. Meron na agad silang nakakagalit, nakakabahala ang patuloy na pagpatay, panggigipit at karahasan sa mga mamamahayag. Hay nako. Bam bam biro, bam bam biram dam. So next po natin, mga kababayan. Syempre, merong nagising, isa din po na matagal nang hindi natin masyadong napag-uusapan. Ito naman po. Syempre, parang nagising ang diwa ng mga Nagising ang diwa ng mga magkakasama diyan. Oh. Napatweet. Sunny Trillanes Deport. Maraming salamat ka Percy sa pagtindig para sa katotohanan. Your voice inspired Filipino to stand up for what is right. Rest in peace. Ka Percy. Bumati lang. Ano tawag dito? Yung kumbaga nakiramay lang pala. Okay, sige. Pasan na natin yung si Boss Trillanes, ano?